at lupa, ipanalangin mo kami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon pong araw na ito sa pag-unita natin sa Mahal na Birhen ng Fatima, atin pong hilingin ang kanyang pamamagitan kasama ni Santo Padre Pio para sa ating mga kahilingan, lalo na po doon sa mga kahilingan ng nagdidebosyon at namimintuho sa Mahal na Ina, lalo na sa Mahal na Ina ng Biyaya or Our Mother of All Graces na siyang nasa harapan ng ating altar. Ating pasalamatan ang biyaya ng tinatanggap natin sa araw-araw. Pasalamatan natin ito sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagpapakita ng tunay na diwa ng tagasunod o bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Special prayer intention po para sa successful heart operation ni Claire. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na tayo ay naging suwail sa Kanyang mga utos at aral. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa.
pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilalaning anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamitan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kaniyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y uulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulit na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaong mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masaya ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig, maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birhing Mariyang mapanat, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung minsan, at sana nga ay huwag maraming beses, hindi natin na-appreciate at napapasalamatan ang Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin araw-araw. Kung minsan sa dami
ng biyayang tinanggap natin, tila baga kulang at kulang pa para makita natin how blessed we are. At kung minsan ngay sinisisi pa natin ng Diyos, meron ng magandang bahay, nakapagtapos ng pag-aaral, merong sasakyan, walang sakit, masaya ang pamilya. Pero bakit kulang at kulang pa rin? At hingi pa rin ng hingi ng labis sa pangangailangan sa Diyos. At pag hindi naibigay, sinisisi pa natin at nagtatampo pa tayo sa Diyos. That's how ungrateful we are before God. Yan pong ganyang karanasan, mga kapatid, ay siya rin kontekstong nasa likod ng unang pagbasa. Napakaswerte at napaka-bless ng bayang Israel sa pagpili ng Diyos bilang bayang hinirang. Pero ano ang iginanti ng bayang Israel? Ingratitude. Hindi nila nakita kung gaano sila kaswerte, kung gaano sila kapalad dahil minahal sila ng Diyos. Ano ang kanilang iginanti? Pagsuway at pagtalikod sa turo at aral ng Diyos. At ganyan-ganyan tayo bilang Kristiyano. Maraming beses, hindi natin na-appreciate ang pagiging Kristiyano natin at ang pagiging privilege natin bilang Kristiyano. Ang daming naghahangad na maranasan ang buhay ng Diyos. Pero ang palad natin, kasi tayo ang tinawag, tayo ang nabinyagan bilang Kristiyano. Maikwento ko lang po, nung isang araw, merong magulang na magpapabinyag, ang asawa ay foreigner at ang wife ay Filipino, dito sa parokya ng Pambansang Dambana. Nagkataon na merong mga requirement na hinihingi. Ang simbahan, para siguraduhing itong mga bibinyagan na ito, ang bibinyagan nilang anak, ay ang mag-aakay sa kanila ay Kristiyano at alam ang pananampalataya. Hindi nakakomply itong magulang na ito. Bagamat hindi matter yung requirement na hinihingi, hindi pumayag yung magulang na hindi ako makausap. At nung makausap ko po, ang sabi niya sa Tagalog, "Father, alam ko po na napakahalaga ng binyag sa aking anak. Gusto kong maging Kristiyano ang aking anak. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi kayo nagsasabi ng yes." Siyempre, in-interview ko muna. Inalam ko kung may kahandaan ba ang magulang at yung essential requirements ay naibigay. Naibigay naman po. Kaya pumayag po ako na binyagan, not as a matter of rule or as a matter of general rule, but as an exemption to the rule. Bakit? Sapagkat kitang-kita mo ang desire ng magulang at kitang-kita mo yung appreciation niya ng baptism. Kitang-kita mo kung papaano niya pinahahalagahan at pinasasalamatan ang pananampalatayang matatanggap ng kanyang anak. Taliwa sa marami sa atin. Kapitbahay na ang chapel. Kapitbahay na ang simbahan, maglalakad lang ng few steps. Tinatamad pang sumimba tuwing Linggo.
Nandiyan na ang guide para makapag-rosaryo. Sama-sama ang mag-anak. Walang drive. Alam niyo, pag tayo ay malayo sa Diyos, pag tayo ay hindi grateful sa Diyos, itong mga biyayang ganito ay nalayo mismo sa atin. At sa ating sariling disposisyon, ang nagdadala sa atin o ang ating sariling disposisyon ang nagdadala sa atin, papalayo sa Diyos. Kaya pag hindi nyo napapasalamatan ang biyaya, lalo na ng pakikilahok sa banal na misa, at hindi nyo nakikita how privileged you are to join the celebration of the Eucharist, something is wrong with our understanding of our baptism. Baka hindi natin na-appreciate and grateful tayo sa biyayang yan. Napakapalad natin kasi tayo ang tinawag. Napakapalad natin sapagkat tayo ang nakakalahok sa banal na pagdiriwang. Ang modelo natin dyan ay ang mahal na birhen. Kung tutuusin yung ipinataw o yung inasum ng mahal na birhen na responsibilidad bilang ina ng Diyos ay napakabigat na pananagutan. Pero ano ang kanyang ibinalik? Gratitude. At ipinakita niya yon sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buong buhay sa Panginoong Jesus. At siya ang modelo natin ngayong umagang ito. Magpasalamat tayo sapagkat tayo ang nabigyan ng biyaya na makilala si Kristo sa pamamagitan ng simbahan. Ang daming naghahangad pero hindi nabigyan ng pagkakataon. A-attend lang ng banal na misa, inip na inip. Wala pang 30 minutes, nalabas na ng simbahan, naiinitan, kasi nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi sanay makarinig ng pangaral ng pari. Ganyan ang mga taong hindi na-appreciate at napapasalamatan ang biyaya ng Diyos. Ganyan ang mga taong hindi nakikita how blessed they are bilang Kristiyano. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, salamin natin ang ating buhay sa buhay ng mahal na birhen na siyang naging modelo natin o na siyang sinusunda natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Magpasalamat tayo dahil tayo ang Kristiyano. Magpasalamat tayo dahil tinawag tayo sa biyayang ito. At samantalahin natin ang opportunity na ito para lumago tayo bilang tagasunod ni Kristo. Palaala sa atin ang leksyon na itinuturo ng bayang Israel. Katulad nila, or sana'y maiwasan natin na hindi sila tularan. Huwag tayong maging suwail katulad ng bayang Israel upang hindi natin kamtin ang parusang na ipataw sa kanila. Lagi nating tatandaan na ang lahat ng meron tayo ay biyaya na galing sa Diyos, lalo na ang ating pananampalataya at katulad ng mahal na birhen. Pasalamatan natin ang biyayang yan. Ibalik ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging saksi ng ating pananampalataya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita, ang mahal na Birhen ng Patima. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupo ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Baka sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
di alintana sapagkat narin ka. Iunos ng pigati at kadiliman ng ngamlamig. Maria sa puso ni Numa, ika'y tala ng karamitan. Ningning mo ay walang pagmamaling, inang sinta, inang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambasang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Maria sa puso ni Numan, ika'y talo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok
sa ginagawang paggalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi at sa pakikipagtulungan ng SALT or St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, Araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15 ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po ang aming pag-aanyaya para kayo'y makilahok sa pagsasyam in honor of Madonna della Grazie. Siya po ang mahal na birhen na malapit kay Santo Padre Pio. Yan pong nasa inyong kaliwa, nasa ating unahan na mahal na birhen. Yan ang pinagdadasalan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Patuloy po tayo ng pagnunubena sa mahal na ina ng mga grasya. At tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating pananalangin. Paanyaya po, tayo po ay magsiluhod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na walang hanggang karunungan, pinili mo bilang ina na tagapagligtas ang pinagpalang Birheng Maria, napakahusay sa mga hamak at dukha ng Israel. Hayaan mong isabuhay ko ang iyong salita sa pamamagitan ng pagtanggap nito ng may pananampalataya. Hayaan mong matutunan naming ilagay ang lahat ng pag-asa ng kaligtasan sa iyo lamang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na siyang Diyos at nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Tayo po ay magsitayo. Mula sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nagkatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyaan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang babae at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli tayong magsiluhod. Panalangin sa mahal na ina ng mga grasya, tanga pamagitan na lahat ng mga biyaya, ikaw na ang presensya ay lubos na nakalulugod sa Panginoon. Ikaw na maaaring iharap ang lahat sa Kanya sa katiyakan ng ganap na pagtanggap. Ialay sa Kanya ang aming mga panalangin at mga kahilingan. Ikaw na maaaring magtanong sa Kanya ng lahat at makuha ang lahat para sa iyong mga anak. Ito ang iyong misyon. Dahil nais na Diyos na mamagitan ng walang humpay para sa amin, nilikha ka niya bilang isang tagapamagitan upang ang lahat ng aming mga katanungan ay makarating sa Kanya sa pamamagitan ng iyong makainang mga kamay. Ikaw na naging dakilang tagapagpahayag ng pag-ibig sa iyong buhay sa lupa, ipagkaloob mo sa amin ang kabuuan ng banal na pag-ibig. Ipagkaloob sa amin na sa pamamagitan niyong pagkandili ay mapuno ng Diyos ang aming mga puso na kanyang masugid na pag-ibig. Ibigay sa amin higit sa lahat ang nagpahayag sa amin at nag-alok ng pag-ibig na ito. Dahil ikaw ang tagapamagitan na lahat ng mga grasya, punuin mo kami ng presensya ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo na kasama niya, naway matanggap namin ang bawat kaaliwan at bawat kagalakan. Lakas sa aming gawain at pagmamahal sa paggawa ng mabuti. Tulong sa kahirapan at lakas na loob sa mga pagsubok. Lahat ng kinakailangan tulong sa aming kahinaan upang mas mapaglingkuran ang Panginoon sa iyong makainang pamamagitan na magdadala sa amin ng pakinabang na ito. Makilala nawa namin ang pinakamadamdaming pagpapahayag ng pagmamahal ng Ama sa langit. Amen. Amen. Ngayon po ay sambitin natin ang ating kahilingan sa pamamagitan ng mahal na ina ng mga grasya. Aba po, Santa Maria, ang Haring Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan.
Aba, pinananaligan ka namin kung tatawag namin pinapano na taong anak ni Eva. Kung rin na pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, aba, pintakasi ka namin. Ilangan mo sa amin ang matamong mubuin. Saka matapos siya ang pagpanaw sa amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawuin, maalam at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Na kami maging marapat na makinabang sa mga pangako ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen. Paghayo sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, pagpalain tayo at ingatan ng Panginoon, ilayo tayo sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.